Trahe de boda. Throwback tayo, nangyari to noong 2007 pa. Kami ng mga barkada ko, lagi naglalaro ng baseball. May dalawang bakanteng lote sa amin. Parang probinsya ang dating, pero di naman kasi sa Paranaque pa kami dati. So, isang bakanteng lote doon kami lagi naglalaro ng baseball. Pero yung may-ari ng lote, pinagtataniman na. Saka may balon silang ginawa doon, kaya pinatigil na kami maglaro. Lumipat kami sa kabilang lote. Ang problema doon, madamo, saka madaming basag na bote. Kaya nilinis namin, nag-start kami mga 6 a.m. Natapos kami alas 4 na, malawak eh. Sa kaligit na ng paglilinis namin, yung isang barkada ko, nakakita siya ng belo sa may balon. Walang tubig doon. Tapos sumigaw siya sa amin. Sabi niya, "Oy! Bagay ba sa akin?" Sabay tawanan sila. Maloko yung kaibigan ko na yon. Di pa siya nakontento. Nagmodel-model pa. Kaya hinayaan na lang namin. After matapos, lahat ng mga basura at yung damo, sinunog namin, pati yung belo. Langya. Dito na nagumpisa. Hapon na to, nakaupo kaming lahat sa gilid. Tapos yung kaibigan ko, si Ward, sabi parang may nakatayo na babae sa apoy. Sabi naman ni Jay, "Gutom lang yan." Nakita ko yun, pati yung iba nakatingin sa amin. Galit na galit. Natakot ako nun, sabi ko. Sana din na natin sinunog yung belo. Kinakabahan na ako nun. Kinagabihan, mga alas 8, nakatambay kami nila mama sa mga kaibigan ko sa puno ng Alateris. Mula doon sa balon, may nakita kami naglalakad na babae. Nakatrahe de boda. Kinalabutan kami. Si Ward nakita namin nanginginig na sa takot. Naririnig namin na natawa lang yung babae paikot-ikot sa bakanting lote. Pagkatapos nun, si Ward nilalagnat kinabukasan. Kinuwento niya na nakita niya sa bintana yung babae nakatrahe de boda. Tinitignan lang siya. Pinikit daw niya mata niya kasi kala niya namamalik mata. Pagdilat daw niya, nasa harapan niya na nakangiti. Pagkatapos nun, di na kami naglaro pa doon.